Ayon sa ulat ng Senate Economic Planning Office, ang Pilipinas ay gumagawa ng 40,000 toneladang solidong basura araw-araw. Sa 40,000 na ito, halos 50% ay nabubulok. Ang pagkain tulad ng bigas ay tumatagal ng 6 hanggang 15 oras upang mabulok. Ngunit ang mga bagay katulad ng balat ng saging ay maaaring tumagal ng 3 buwan. At ang balat ng dalandan ay maaaring tumagal ng 6 buwan. Hindi pa kasama ang mga dumi mula sa ating mga katawan. Paano na lang ang mga namamatay na halaman at mga hayop na nagdudumi rin? Dapat puno na ng mga patay na bagay at dumi ang mundo. Ngunit bakit maayos pa rin ang paligid natin? Kaya dapat pasalamatan ang mga ito sa pagpapanatiling malinis ang ating mundo. Ang mga hayop na ipinakita ay bahagi ng isang klase ng mga organismo na tinatawag na detritivores. Ang pangalan ay nagmula sa salitang detritus na nangangahulugang organikong material na nagmula sa patay na halaman o dumi ng hayop at ang hulapi, vore, na nangangahulugang kumakain. Ginagamit ng mga hayop na ito ang mga organikong materyales na nagmula sa iba pang mga nabubuhay na bagay at kinakain ito para sa enerhiya. Ang mga dumi at patay na bagay ay hindi mapanganib sa mga hayop na ito at punong-puno ng nutrisyon, kaya ito'y kaakit-akit sa mga hayop. Ang ilang mga detritivores ay gumagamit din ng dumi ng hayop bilang mga tahanan o nursery para sa kanilang supling. Karaniwan na hindi natin pinapansin ang mga insektong ito. Ngunit, maaaring sila ang iyong pinakamahalagang kapitbahay. Kilalanin ang Orthomorpha coactara o ang yellow-flanged millipede. O maaari mong makilala ang mga ito bilang... Baka nakita mo na sila na nagbabaluktot upang pangalagaan ang sarili. Sila'y lumalabas sa huling kalahati ng bawat taon upang makasalubong ang iba pang mga millipedes para magparami. Ang mga millipedes na ito ay nahahanap sa Timog Silangang Asya, ngunit maaari na ngayong matagpuan sa mga lugar tulad ng Hawaii at mga isla ng Galapagos. Mayroon silang matigas na panlabas na panakip na gawa sa chitin na pinoprotektahan nito at pinapakita ang bantog na dilaw at itim na disenyo nito. Ang mga kulay nito ay kumikilos bilang babala na nagsasabi sa mga mandaragit na huwag silang kainin o harapin ang hydrogen cyanide na kung saan isusuka nila kapag nanganganib. Ngunit huwag mag-alala, ang lason ay hindi nakakapinsala sa mga tao. Ang ating susunod na kapitbahay ay isang banayad na higante, ang Psilotropes gideon philippinensis o ang Philippine rhinoceros beetle. Ang salagubang na ito na pinangalanan din bilang ay endemic sa Pilipinas. Ito ay maaaring umabot ng 3.5 hanggang 7 sentimetro at maaaring tumating sa kulay na madilim na pula, madilim na kayumanggi o itim. Makikita mo ang pagkakaiba ng isang lalaki at babae dahil ang mga lalaki ay ginagamit ang kanilang 2 sungay upang labanan ang mga karibal sa panahon ng pagpaparami. Kapag nabalisa, ang mga salagubang na ito ay tumutunog sa pamamagitan ng pagkuskos ng dulo ng kanilang tiyan sa gilid ng elytra. Ang elytra ang pangalan ng matigas na takip sa kanilang mga pakpak. Ngayon na alam mo na ang ilan sa iyong mga maliliit na kapitbahay, bakit mahalaga ang mga ito? Okay, so detritivores act as decomposers and they play an important role in the decomposition of all the dead and decaying matter in an ecosystem, particularly in a food web or a food chain. So they are also important in the cycling of nutrients. Kinakalat nila ang mga sustansya sa detritus at nilalabas nila sa lupa. Kung wala ang mga insekto na ito, ang ekosistema ay mahihirapan na maging balanse. So in agriculture, insects are very important, no? Some insects are not harmful and some insects are harmful. Ang mga nilalang na ito ay maliit. Pero hindi maliit ang mga kontribusyon na inaalok nila upang gawing mas madali ang ating mga buhay.
ang ating maliliit na kamangha-manghang mga kaibigan ay may potensyal na gamit sa pangkabuhayan ng mga Filipino. Mula sa pagbibigay ng nutrisyon sa mga bukid hanggang sa pagdadala ng hustisya sa ating mundo. Ang forensic entomology ay isang tumataas na paksa sa pananaliksik. Naglalayong ang mga mananaliksik ng forensic entomology na magtatag ng mga baseline data para sa paglaki ng ilang mga insekto na maaaring magamit bilang mga pahiwatig sa mga eksena sa krimen. Hindi natin alam ang lahat tungkol sa mga insekto na ito, ngunit ang kanilang potensyal ay kayamanan na naghihintay na mabuksan. Hindi natin karaniwang nakikita ang aming mga detritivores sa unang sulyap. Ngunit sa sandaling tumingin ka ng mas malalim sa ating kapaligiran, ay titingnan natin ang kamahalan ng mas maliit na ekosistema kung saan lahat ay nagtratrabaho para sa kumpletong balanse, pagpapanatili at pagpapakain ng mga nasa itaas. Kaya sa susunod na maglalakad-lakad ka sa iyong kapaligiran, alalahanin mo kung saan ka humahakbang-hakbang. Umaasa ako na matagpuan mo rin ang kaligayahan na nagmula sa paghahanap at pagtamasa ng mga maliliit na detritivores na sadyang may kahalagahan. Kung kaya't ang mga maliit na detalye ay mahalaga na may kaganapan sa malalaking bagay.